Napakainit naman ng pagsalubong nyo. Thank you. Tiyempo-tiyempo sa malamig na panahon. Yung last time ko dito sa Bagong Silang, may napakagaling na nag-entertain sa atin dito. Yung Reco ang pangalan. Naalala niyo yun? Kinakanta niya noon, Nobody But You. At talaga naman kayo, talaga nung, siyempre nasa isip namin kayo parati. Kaya nandito ako, kaya wala, nasa isip namin po kayo. Yung pinag-uusapan actually namin ni Mayor kanina, yung mga relocation sites rin. Pero sabi ko, i-firm up na muna natin yan. Yung river systems na umaapekto sa inyo po dito, hindi ho tuwid eh. Medyo salusalungat. Na pag nagkaroon ng bara sa isang lugar, kaagad aapaw na. Pero babalik ko kami para may paliwanag yung mga plano ko paano natin isasayos yan. Dumalaw lang po ngayon para manigurado na maayos ho kayo. Natural, palagay ko naman, oh, dito butihin natin Mayor Recom. No? Nandiyan ho si Vice Mayor Regay, buong konseho, pati si RJ nandito rin. No? Panatagalob ko na may nag-aasikaso sa inyo. Tama ho ba? Tama ba yung panatagalob ko? Yung, siyempre ho, yung pasalamat ako na rin ho, yung mga volunteer na tumutulong sa atin, nakakabawa sa bigato ng ating mga rescue services. No? At karamihan ng mga kababayan natin, nagkakaroon ng kooperasyon rin. Kaya ang laking bagay na nakagawa ng ating rescue services yung trabaho nila. Meron rin naman yung mga ilang pasaway na pag nililikas nyo, kailangan 4 to 5 beses nyo babalikan para pumayag magpalikas. At pag lilikas, nung parating pa lang yung tubig, hindi raw kailangan. Nung nasa leeg na, pwede na raw. Siyempre, yung tatawid papunta sa kanila, dadaan doon sa hanggang leeg na tubig, kawawa naman po yung ating rescue services. Di ba? Yung medyo masama lang ulo po kanina umaga, may nag-report to sa atin. Meron ng, yung, may mga gamot yung binibili tayo ngayon, siyempre, no? Yung may nabasa, magkakasakit. Meron yung tubig na hindi tumatakbo. So may mga gamot yung kailangan. Meron yung isang kumpanya nagsasamantala. So gamitin ko na ito pagkakataon, nandito o media, yung hindi o makatao, hindi makapilipino yung ginagawa nyo, para yung binalita sa akin, 750% increase sa presyo nitong gamot na kailangan. Paalala lang po na natin, sa period of calamity, merong price control. At pag hindi dumire-diretso ito kumpanyang to, gawin yung dapat niyang gawin, no, marami hong kapangyarihan at magagawa ang gobyerno para ituwid ang landas niya. Okay, oh? Hindi ho pwedeng pagsamantalahan ang Pilipino. Kung kakailanganin na mag-direct import tayo nitong gamot na kailangan para ilagay sa tama yung presyo at mawala yung merkado niya, gagawin po natin yan. Kaya sa ngayon, nakikiusap muna ako dito sa kumpanyang to. No? Kilala ka na namin, iimbestigahan ka na. Bago namin umpisaan yung proseso, sana naman iayos mo ang iyong ginagawa. Pero maliban po dyan, no? Yung ulan hong bumagsak sa atin ngayon, depende, pinakamababa raw ho, pumantay na sa Undoy. Pero kahapon, no, may nag-report sa atin na nilampasan na raw yung Undoy na ulan. Di ba? Yung kaya ho tinawag na tagulan, talagang natural sa atin to eh. No? Uulan tayo, importante ho, babawasan natin yung pinsalan dinudulot ng ulan. Ngayon, yung kanina, nanggaling kami sa Marikina, yung maapekto sa kanila, sa taas po, no, ang tinataya na kailangan i-retard yung bang pabagalin, yung pagbaba, eh hindi bababa raw sa 5,000 cubic meters. Ngayon, medyo hindi ko naintindihan kung ano ba ibig sabihin ng 5,000 cubic meters. Ang description po sa atin niya, kung may truck ng tubig, no, 5 cubic meter lang ang laman nun. So, 1,000 truck ng tubig, oh, ang minsanan bubuo sa atin, talaga medyo napakarami yung tubig niyan. Tinapos po ng DPWH yung mga plano, sa totoo lang, itong linggo sana ipipresenta sa atin lahat nung kabuuan ng mga plano para magkaroon ng approval, malagyan na ng pondo, umpisahan ng itayo. No? Yung hindi ho natin ginawang bara-bara itong pagsasayos ng baha, hindi ho pampakyut, hindi pampalagay lang ng billboard. Kailangan pinagtayo, yung may tinayo tayo, ginasusan ng taong bayan, may madadama yung taong bayan. At syempre, oh, yung infrastruktura, hindi naman ho tayo pupunta ko anong tindahan, may tatayo ka agad yan. No? Taon rin ho, ang dadaanan yan. Pero dapat to, taon-taon may nararanasan tayong bawas ng bawas doon sa dinadala natin suliran ng pagtagulan. At yun po, asahan nyo, pinipilit ang gobyerno po niyong gawin. Ngayon po, yung
Kahapon may mga nagte-text, no? Yung mga walang magawa, mananakot pa ng mga kababayan natin. Yung isa ho, sabi niya, Meral Corojo, papatayin ang kuryente na Luzon. No? So, pag-isipan lang po natin yun, no? Anong silbi ho sa Meral Corojo nagbebenta ng kuryente, patayin niya yung kuryente. No? Pangalawa, hindi ho niya tangan yung dinadaanan ng kuryente. Yung National Grid Corporation po may tangan yan. Hindi rin ho siya nag-generate. So, nakalagay ho sa text, papatayin na raw po yung master switch para walang kuryente sa Luzon. Eh, umiikot to, may nag-text brigade dito. Sipin nyo, may mga iba wala magawa, kailangan patakuti yung mga kababayan natin. No? So, ulitin ko lang, no? Yung gobyerno po nyo, nakahanda. Palagay ko naman, no, eh, kayo na rin ang mga kasabing kumilos o agaran at hindi ho kayo pinapabayaan. At marami pa ho tayong resources na magagamit para mailagay kayo sa ayos at asikasuhin kayo sa kasalukuyan. So, pupunta ho tayo dito para bigyan lang ho ng konti kapanatagan na ating loob. Siyempre, yung ating mga barangay officials, palagi ko, hindi rin nung nagkulang sa inyo dito. Pero ulitin ko lang ako, no? Yung LGU nyo dito, mga kaibigan po natin yan. At yung pagkakaibigan po natin, nagmumula dahil ginagawa na ang dapat nilang gawin para sa inyo po. No? So, palagi ko, ito si kasamang Reco, at saka si Egay, sa punang konseyo, si RJ, pare-pareho hindi na natutulog itong mga ito para sa kasuhin kayo. Pwede ba hinga ng konting pampalakpak, kapalit itong tulog nila. Tapos pag medyo, di ba, hindi tayo makabalik sa bahay pa kagad, kung naboborho tayo, eto multi-talented po yung mayor nyo. No? Alam ko po yan. No? Hindi lang sa trabahong opisyal, pero kung kailangan ng entertainment, sariling sikap, kayang-kaya rin po ni Mayor Reco yan. Okay? Para lang ho, mabawasan yung lukot natin at saka yung agam-agam natin. So, dadalo pa ho kami sa Malabon at saka sa Nabotas ngayon. Ay, hindi. Malabon, Valenzuela. Subukan namin yung Nabotas. Galing na po kami Marikina at Quezon City. Kapuno ko sana dadalaw sa inyo. Kaya lang, sinabayan naman po tayo ng ulan na sinarado na naman yung mga karsada. No? Paalam lang po nyo kung meron pa tayong hindi naasikaso. Nandito po ang ating local government officials. Ipaparating po nila sa atin yan. Nandito po lahat ng national agencies, DSWD, DOH, at iba pa. Parating po nyo at asikasuhin ka agad yan po. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At ngayon ay...